Hey guys! Kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo. In today's video, sasagutin ko yung tanong na kung photographer ka, malamang sa malamang natanong ka na. Pero kung hindi pa, magiging guide mo tong video na to para kung sakaling tanongin ka, may maisasagot ka at mapapaisip ka ano ba ang photography? Yan yung sasagutin natin ngayon. Nai-imagine ko tong video na to na ginagawa ko sa labas sa labas ng bahay, maganda yung sikat ng araw, may mga puno, tapos nakaupo ako sa isang table na may upuan doon sa tabi, tapos masarap yung simoy ng hangin, tapos tahimik, mga ibon lang yung maririnig mo, ganon. Doon ko na imagine na ginagawa ko tong video na to pero this is the moment I have at kailangan kong sagutin na to sa inyo at wala nang patumpik-tumpik pa. Let's jump into the video. Boom! Anong pumasok sa isip mo nung narinig mo yung tanong na yun? Ano ba ang photography? Nung naisip ko yung tanong na to, meron akong sariling sagot. Pero syempre, hindi naman yun para yun lang yung sabihin ko sa video na to. Yung sagot ko lang, di ba? Kasi sigurado, iba't iba yung sagot na marinig natin dyan pagdating sa photography. May kanya-kanya tayong sagot. May nagsabi na ang photography ay art. Ang photography ay science. Ang photography ay it captures memories. It records future. It's a way of capturing scene. Photography is communicating ideas. Mga ganon. Iba't iba talaga. Photography is hard work, no? Marami kang marinig na sagot. Pero kapag science ang tinanong natin, ano ba talaga ang photography? Yung pinaka-definition ng photography. Alisin natin yung emosyon dun sa photography. Kasi kapag emosyon ang pinagana natin, tapos tinanong ka sa photography, ano, ang sarap sagutin, di ba? Ang dami mong maiisip kapag emosyon natin ang pinagana natin. Pero alisin natin yung emosyon sa photography. I-define natin ang photography. Ang photography was a product of science. Inimbento siya ng isang scientist. So, yon. Ang photography is to capture light. Naimbento siya somewhere around 1820s ng isang French. Pero paano ba nag-work ang photography? How it works? How photography works, no? Base sa science at doon sa nakaimbento, papasok yung liwanag doon sa lens. Merong lens dyan. Tapos yung lens na yon at yung liwanag na galing na sa lens, magbabounce doon sa image plane. Yung image plane na yon ay ang unang mga ginamit nila dati ay metal, papel, tapos naging glass, plastic, tapos ngayon digital na. So, innovation, no? Pero yung proseso, ganun pa rin. Hindi nagbago. Simula nung unang-unang na-invento yun, no? So, kung i-define mo talaga yung photography, talagang science yan. Hindi magbabago yan kahit kailan. Maaaring ma-enhance lang yan at mas gumanda, pero hindi magbabago yan. So, para makakuha tayo ng magagandang image at mataas ang percentage na maganda yung makuha nating photo at tama yung composition natin, mga ganon, no? Alamin natin yung logic ng photography. Aralin natin yan kasi skill naman yan. So, matututunan natin yan. Dapat alam natin na ang depth of field na ay nakokontrol ng aperture at ang movement ay nakokontrol ng shutter speed. So, para sa akin, ano bang photography? Para sa akin, ang photography ay art. It captures memories. Yung tipong kapag narinig ko yung photography, ang naiisip ko ay yung anak ko, ikinikwento niya dun sa anak niya kung ano yung nasa larawan. Ganon yung nai-imagine ko. Yun ang photography para sa akin. Memories. Sa'yo, ano ang photography? Walang tama o mali na sagot pagdating sa photography, kung ang gagamitin mo ay yung emotion mo. Kapag i-define mo yung photography, lahat yan tama. Pero syempre, kailangan natin tandaan na
wala kang project na photo kung wala kang camera. Yun lang guys, salamat sa panonood. Like, comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa video na to. Subscribe kayo kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video.